Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. And po, welcome po ulit sa ating live update. So kaninang umaga, nagpa-preview tayo ng ng parcel or package na dumating dito sa office natin. So most of our graduates is nag-aantay ng kanilang credential, which is authenticated na sa Apostille office sa London, at the same time ng Kuwait Embassy in London. So check natin kung sino-sino kaya dito sa loob ng envelope na to. So, ito is, sealed pa siya, hindi pa open. So, check natin kung sino-sino dito yung mga graduate students natin na makareceive na yung kanilang authenticated diploma. So, yan, no? Sa mga kapwa natin OFW na nangangarap din na magkaroon ng kanilang diploma while working abroad. Kasi nga, for sure, mostly sa atin is gustong magkaroon ng diploma kasi nga, naudlot yung ating pag-aaral sa Pilipinas, mas inuna natin yung, financial need ng ating family. So, kaya nagkaroon tayo ng, ng desisyon na itigil mo na yung pag-aaral. Then, yun, nagpunta tayo sa abroad para, magtrabaho at kumita ng mas maganda to support our family, financially. So, ayan, congratulations sa mga susunod dito na, ng mga susante natin, which is, yan, sealed na sealed pa siya. So, let's see kung sino-sino dito yung mga credentials included, which is authenticated sa, apostille and also embassy attestation. Okay? So, ayan na yung ating diploma. So, marami-rami sila. And sa likod niyan is ang tinatawag natin na apostille. So, yung apostille, ito is nagpapatunay nang yung diploma ng ating estudyante is authentic and recognized ng government office ng UK. Kasi nga, bakit yung apostille nila is from UK? Kasi ito yung course nila is from UK-based, meaning nanggagaling talaga yung course and kanilang diploma doon sa UK. So, yung apostille processing is will be done talaga doon sa UK. Okay? So, kung yung credential niyo naman nakuha niyo yung courses sa Pilipinas, is for sure, yung apostille niyo will be processed in the Philippines. So, ito naman, dahil yung credential nila is nanggagaling sa UK, so yung apostille is pinaprocess under apostille office sa London. So, ito yung sa likod, tinatawag natin na apostille certification. So, makikita nyo dyan, makikita nyo yung apostille country, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. So, yan, no? Yan, ito yung tinatawag natin na apostille attachment sa credential ng isang student. Okay? So, simulan na natin kung sino-sino itong ating mga graduate student na makaka-receive na ng kanilang credential. So, congratulations to Miss Iris Legaspe Nazaire. Tama po ba? Correct me if I'm wrong, Ma'am Iris, ha? So, ito po yung inyong credential. So, congratulations. You have been awarded qualified level 4 diploma in health and social care. So, yan po yung inyong credential. And congratulations also to Miss Shalimar Kasim Sahiron, you have been awarded qualified level 4 diploma in health and social care. So, ayan po, no? Meron tayong level 4 and level 3 na diploma. So, yung mga kababayan natin na nag-aalangan na mag-apply for diploma dahil di pa sila tapos ng kanilang elementary or even high school, huwag kayong mag-alala kasi yung diploma ni UK is offered yung ating level 3. So, yung level 3 natin is offered siya for everyone, 16 years old and above. So, kung kayo is hindi nagtapos ng inyong high school pero gusto nyo magkaroon ng diploma, so, maganda itong ating level 3 kasi nga, pwede nyo siyang kunin at after that, pwede na kayong magkaroon ng diploma from level 3 which is equivalent to senior high school or grade 12, secondary level yung ating level 3. Then after that, level 3, pwede na kayong mag-progress sa level 4. So, yung level 4 natin is first year of college sa international curriculum. Okay? So, yung level 4 natin, meron tayong mga graduates actually na nagpa-assess na sa West. So, yung level 4 natin is equivalent to first year of college sa Canadian curriculum. Okay? So, ayan. Sunod tayo. Congratulations to Mr. Troy D. Dulandulan. So, you have been awarded qualified level 4 diploma in health and social care. So, ayan po. Lahat yan sila is napaprocess ng apostille authentication. So, ayan. And also, congratulations to Ms.
Glow Ann Pepogal Yu. So, yan, si Ma'am Glow Ann. Ito na po, ma'am, yung inyong credential and also authenticated na rin from Apostle Office. Yan, congratulations, Ma'am Glow Ann. You have been awarded the Level 4 Diploma in Health and Social Care. Okay? And yan, next natin si Miss Maricris A. Rukid. So, congratulations to Miss Maricris A. Rukid. You have been awarded Qualified Level 4 Diploma in Health and Social Care. So, yan, lahat ng details na andyan. So, yung date awarded, qualification number, lahat yan. Okay, so, and then lahat ng details. And yan, ito rin is dry sealed din siya from Commonwealth of, ano siya, no? Development and Foreign Affairs. Yan. Okay, so yan ang papatunay yung credential nila. It's authentic and legal na recognized ng government of UK. Okay, so once na na-recognize at apostilled na yan siya from UK, pwedeng-pwede nila magamit kung saan bansa nila gustong gamitin yung kanilang credential. Okay? So, yan, next is congratulations to Miss Lori B. Hosayan. You have been awarded Qualified Level 4 Diploma in Health and Social Care. Yan, sisa si Miss Lori na nag-aantay na rin na kanyang credential. Kasi mostly sa kanila, meron na rin silang mga applications na kailangan nila ng kanilang credential. So, ayan po. Ito si Miss Lori, nag-avail siya ng apostille at the same time ng Kuwait Embassy in London. Kasi kapag gagamitin niya itong credential na to dito sa Kuwait, itong dalawang authentication is kailangan. Okay? Kung isa lang, kung ito lang, kapag gagamitin mo dito sa Kuwait, hahanapan kanila ng kanilang stamp from Embassy of Kuwait in London. Okay? Kailangan mo nang i-recognize or i-stamp ng embassy nila sa London before nila dito isistampan sa DFA or tinatawag natin MOFA dito sa Kuwait, yung Ministry of Foreign Affairs. Okay, so congratulations once again to Miss Lori B. Hosayan. Congratulations also to Miss Susan Odchike Casas. She has been awarded the Qualified Level 3 Diploma in Health and Social Care. So, ayan po, no? Congratulations to Miss Susan. So, ito po is apostilled na rin yung kanyang credential. At the same time, embassy attested rin siya. And also, congratulations to Miss Suzanne Brahma Raje. Ayan. So, you have been awarded Qualified Level 3 Diploma in Business Innovation and Entrepreneurship. So, ito is hindi lang healthcare yung ino-offer natin dito sa ICSA. At the same time, kasama rin yung ibang courses na mas, ano na, gusto nila sa inline. Like, for example, in business, inline sa healthcare, inline sa information technology. Meron din tayong accounting. So, hindi lang healthcare. Posible pa rin ninyo makuha yung inyong diploma on your, ano no, gustong major or type of course. Okay, so yan din. Ito sa kanya, is attested and ano rin siya, apostilled yung kanyang credential. Okay, so eto rin, congratulations to Mr. Mozamil Sarwar Ishak. Has been awarded Qualified Level 3 Diploma in Business Innovation and Entrepreneurship. So yan, congratulations and also apostilled and authenticated, attested from Kuwait Embassy. Yan, congratulations. And also, let's move forward kay Miss Giselle Ducay Sua. Okay, so you have been awarded Qualified Level 4 Diploma in Health and Social Care. So, yan din po is apostilled and authenticated from Kuwait Embassy. So, eto, yung ating course sa UK Diploma are offered available face-to-face and online live interactive class. So, depende kung anong course yung gusto natin i-avail. Itong health and social care natin is available both online and face-to-face class. So, sa mga susante natin na hindi naka-reside sa Kuwait, na gusto magkaroon ng diploma is gonna, may good news tayo kasi continuous pa rin yung ating online live interactive class. Kasi itong online live interactive class natin, we have started during pandemic, no? Kasi nga, syempre, during pandemic, hindi tayo pwedeng pumunta sa school at mag-aral. So, nag-extend si ICSA for international student and even sa Kuwait during pandemic time ng online class. So, wala talagang tigil, no? As long as kung may desire kayo na mag-improve ng inyong sarili, at the same time, yun nga, for professional development. So, yung ways is andyan lang. Kailangan nyo lang mag-step forward, grab the opportunity na ano yun, take yung chance at saka yung oras. Kasi sabi nga nila, time is gold. So, habang may oras, habang maaga, why not, ano no, take step in achieving your dreams, ika nga nila. Okay? So, kasi nga, in the future,
sabi sa sarili natin na, ay sayang, sana pala sinimulan ko na dati, or dapat pala tapos na ako ngayon. What if, marami tayong what if. So, take yung inyong ano, first step, kasi nandun talaga yung, ano, no, yung, kung gusto nyo yung isang bagay, kailangan nyo talagang gumalaw. Kasi hindi nyo talaga siya ma-achieve yung isang bagay unless you make move na ma-achieve yung goals ninyo. Kasi hindi lang siya basta-basta na parang bunga lang na malalaglag sa harap ninyo. Kailangan yung paghirapan. Kailangan yung mag-take risk na paano ma-achieve yung dreams ninyo, or else habang buhay nyo lang siya maging pangarap. Okay? So, ito yung mga sasante natin na mga FWs pero na-achieve at na-commit nila yung kanilang pangarap na magkaroon ng diploma. Okay? So, yan, congratulations to Ms. Cheryl Ann Kalanasan Sindana. Ayan, congratulations. You have awarded the Qualify Level 4 Diploma in Health and Social Care. So, ayan, sila lahat is apostilled from London and, ayan, no, stamp from Kuwait Embassy in London. So, ayan po. And also, congratulations to Ms. Zumaira D. Mangulamas. Okay, so you have been awarded Qualify Level 4 Diploma in Health and Social Care. So, ito mga susante natin. Some of them are residing here in Kuwait, iba naman sa kanila nasa Dubai, iba sa Qatar, sa Saudi, iba naman sa Pilipinas na. So, hindi talaga hadlang kung saan-saan bansa tayo as long as mayroon tayong will na ma-develop yung ating professional at syempre maabot yung pangarap natin na magkaroon ng diploma. So, eto sila, patunay na kaya nilang magkaroon ng diploma while working abroad. So, kung nakaya nila, kaya nyo rin yan. So, kailangan nyo lang mag-step forward, sabi ko nga. So, yun, no? So, congratulations to Ms. Zumaira D. Mangulamas. And also, congratulations to Ms. Barbara Jane Ruyo Membrebe. You have been awarded Qualify Level 4 Diploma in Health and Social Care. So, ayan po, no? And si Ma'am Barbara is residing here in Kuwait. So, yan, yung kanyang credential is apostilled and embassy attested. So, yan po. Congratulations to Miss Ma'am Barbara. Okay? So, sila ito si Ma'am Barbara is ano, one of our online students din. O, diba? Habang nagtatrabaho, is nag-aaral. So, it takes time, pero ayan, naabot na nila yung kanilang pangarap na magkaroon ng sariling, ano, no, ng kanilang diploma. So, yan. Congratulations to Ms. Celine S. Eugenio. You have been awarded Qualify Level 4 Diploma in Health and Social Care. At the same time, authenticated rin yung kanyang credential. So, yan po. Congratulations, Ma'am Celine. And let's move forward to Ms. Riza Jane A. Hill. You have been awarded Qualify Level 4 Diploma in Health and Social Care. So, yan po. Ito yung kanyang details about the course and also, yan, authenticated din. Congratulations, Ma'am Riza. If I'm not mistaken, si Ma'am Riza is from Qatar. So, ayan. Congratulations. Ito po is ready for shipment na yung inyong credentials. So, yung mga estudyante natin nag-worry na, hindi ako sa Kuwait, ma'am, paano ko makukuha yung credential ko after the course? So, don't worry. Meron tayong DHL partner na courier. So, pwede nating ipa-ship yung credential ninyo kung saan nyo gustong i-receive yung credential ninyo. Kasi may mga estudyante in case-to-case basis din na from Kuwait sila, nag-aral sila dito and then nag-transfer sila kasi meron sila mga opportunities, job opportunities either sa Europe, sa US, sa Southeast Asian countries, or dito sa Middle East, sa ibang bansa. So, ang nangyayari, pinapadala natin yung credential nila once they are done with the course. Yun. So, yan. Congratulations to Ms. Riza. And also, congratulations to Ms. Rudita Halbuena de Lambotique. So, you have been awarded Qualify Level 4 Diploma in Health and Social Care. So, ito si Ma'am Rudita. Sa Saudi to siya. So, ayan. Congratulations, Ma'am Rudita. So, ipapadala na natin yung kanyang credential kung saan niya gustong i-receive sa Pilipinas or doon sa Saudi. So, ayan. Authenticated na rin. So, congratulations, Ma'am Rudita. And congratulations to Ms. Jonna Fabricante Caniada. You have been awarded Level 4 Diploma in Business Management. So, ayan po si Ma'am Jonna. Kaka-message nila kanina umaga inquiring about sa credential nila kung kailan nila makukuha. So, ayan Ma'am Jonna, good news. Andito yung credential mo. Pwede ka pumunta dito sa office natin and claim your credential. So, ayan po. Authenticated na. Apostilled na rin siya. Ayan. Congratulations once again to Ms. Jonna Fabricante Caniada. So, apart from this diploma, mayroon din silang kasamang transcript of record. So, sa transcript of record nila, mas na-state doon yung kanilang grades at saka yung kanilang units.
Okay? So, yan. Congratulations also to Ms. Melinda Diaz Manas. You have been awarded Qualified Level 4 Diploma in Health and Social Care. So, yan, no? Ayan. So, yung ating apostille na lang siya and embassy attested. So, yan yung ating mga graduates or ready na yung credential nila na makuha dito sa ICSA at ma-ship na rin kung saan nila gustong i-receive. Okay? So, may ba silang mga kabatch pa, waiting pa lang sila for authentication process. Okay? So, congratulations sa ating batch dito sa UK Diploma. May isa pa ako. Kasi dalawa yung dumating. So, yung isa galing sa Apostille Office, yung ito, nanggaling siya from our partner awarding body sa UK. So, ito is for, ano pa to, ibabalik natin to siya sa UK for authentication process. Kasi nag-antay na lang tayo ng authentication processing fee nila. So, ito naman, yung mga graduates natin sa accounting. So, ito mga, ano talaga natin, itong mga student working hard, no, na mga students natin, katulad nating mga healthcare and also business management student, yung accounting. So, ito is, congratulations to Miss Maria Crystal B. Ferros. You have been awarded a merit in the ATHE Level 3 Diploma in Accounting. So, ayan, no, dalawa yung, ano niya, yung dito, meron siyang diploma. At the same time, meron siyang transcript of records. Kung makita ninyo, meron siyang units and then achievement or grade. So, makita niyo may pass, may merit, and distinction siya na grade dito. So, congratulations, Miss Ferros, Ma'am Maria Crystal Ferus, yan, ito na yung kanyang credential, and also congratulations to Miss Mary Jean C. Kasupang, you have been awarded merit in the ATHE Level 3 Diploma in Accounting. So, kasama na rin dyan yung kanyang ano, transcript of record. And also, congratulations to Miss Kathy Rim S. Decina. Has been awarded a pass in the ATHE Level 3 Diploma in Accounting, and ito na po yung inyong transcript of record. Excuse me. So, ayan, no? Congratulations sa ating mga graduates in UK Diploma. So, sa mga kababayan natin, nangangarap din na maging isa sa mga kapwa natin OFW while working abroad na magkaroon ng diploma, mag-message naman dito sa ating comment box below, di kaya sa ating WhatsApp numbers, +965-993-02850, o di kaya sa +965-9767-4076, or sa ating Mahabolo branch, so +965-993-909-2163. So, yun, pwede kayo mag-message, o di kayo magbusita dito sa atin sa Panasonic Tower, 8th floor, Malia, Kuwait City. Kung hindi nyo alam, katabi lang tayo ng KFC, which is the landmark dito sa Kuwait City. So, available tayo every day except Thursday from 9 o'clock until 7 p.m. So, bisita lang kayo dito if you want to inquire kung ano ba yung mga suggestions, ito yung plano ko, ano kayang mga kailangan ko ng mga credentials. So, punta lang kayo dito, bisita kayo sa office natin. Okay? So, yan, good luck sa mga kapwa natin OFW na ngayon din nag-aaral sa mga kaklase nito ng mga ating mga previous batches, no? So, tuloy-tuloy lang yung pag-aaral, especially sa ating mga online students and face-to-face students sa UK Diploma. So, yan, laban lang para sa ating pangarap. So, wala namang madali sa una. Kailangan na talaga magpursige, mag-effort, tsaka yun, kailangan nyo lang ng time management and perseverance, sarili natin na kaya natin. Kasi nakaya nga nila, why, kaya bakit hindi tayo kaya? Okay, so, may mga pagsubok naman, lahat naman hindi naman madali. So, kailangan nyo lang try. At least, wala tayong sinasabi na, ay, what if ganito, what if ganyan. So, kailangan nyo gumalaw, start your own journey. Huwag nyo i-compare yung sarili ninyo sa iba. Start your own journey. Kasi iba rin yung pinagdadaanan nila, iba rin yung mapagdadaanan ninyo. So, kailangan lang ng, ano, courage. Lakas ng loob at saka syempre yung ano no, focus tayo sa goal natin. Okay, huwag maging distractive sa iba. Distracted sa ibang-ibang bagay. Focus tayo kung ano yung goals natin. Okay? So, as soon as earlier, start tayo. Practice, ma-achieve natin na mas maga yung ating mga pangarap. Okay? So, ayan. So, see you ulit sa ating mga live update and more announcement dito sa ICSA. So, see you next time sa ating live update. So, this is Miss Lynn, nagsasabing ICSA, your partner in success. Bye po.